So, dito tayo ngayon sa word problems, ano? So, maraming nahihirapan dito sa word problems. Bakit? Kasi, mahirap daw na i-convert yung verbal phrase into a mathematical equation. Okay? So, dito aralin natin kung paano mag-convert ng verbal phrase into a mathematical equation. Then, paano mag-solve ng age problem, word problem, mixture problem, geometric problem, and love problem. Gusto naman. Okay. So, una, ang mga problem natin, syempre, in a word set, format, ano? So, that is a verbal phrase, ano? In order to convert a verbal phrase into a mathematical equation, so we need to analyze the keywords. Or we need to analyze the problem and look for the keywords. So yung keywords na yun, yun yung magbibigay sa atin ng hint kung ano yung nararapat na mathematical equation para dun sa iyong statement. Okay? So para sa addition, ano yung mga keywords, ano? So we have increased by, more than, combined, together, total, sum, added to, all together, additional, all, and greater than, and also plus, ano? So yung mga words daw na yan, ibig sabihin yan ay addition. Okay, yung operation natin dyan. Kaya lang, kailangan maging accurate ang yung equation, ano? Hindi basta meron ka nakitang greater than, plus na agad, ano? Okay, so i-analyze mo pa rin yung problem. Then for subtraction, so we have decreased by, so minus, less, difference, between, difference of, more than, less than. Okay, so minsan kasi, yung more than, pwede mo rin gamitin sa subtraction, ano? Halimbawa, meron kang, halimbawa, yung age, ano? So, let X be the age, ano? And age of boy, ano? Age ng boy. At yung Y natin, age ng girl. Sabi, si boy daw ay mas matanda ng... Okay. Si boy daw ay mas matanda ng, let's say, a years, ano? Teka lang, mali ako. Ibang kulit. Plus ng plus. Okay. Ang sabi, yung edad daw ni boy ay mas mataas ng a years kay girl. Okay, sabihin natin ganyan, ano? So ito, pwede mo rin sabihin na si girl ay mas mababa ang edad ng a years kay boy, ano? So kaya pwede mo rin gamitin yung more than na yan, ano? Okay, pipilitin mo lang konti equation mo, pwede na. So halimbawa, si Jacob has 6 more marbles than Carlos. Si Jacob, ba? Si Jay at si Carlos, ano? Si Jacob daw, yung marbles ni Jacob ay mas marami ng 6 kaysa kay okay, Carlos, ano? So, Jacob has more. Okay, so ito yung marble ni Carlos, so mas marami yung kay Jacob. Okay, so pwede mong sabihin ngayon na si Carlos ay mas konti ng 6 yung marble kay Jacob. So, ito yung representation nun, ano? Okay, then fewer than, smaller than. So, Carlos has 6 marbles, less than Jacob, ano? Pansinin to, ano? So, more than and less than, ano? So, Jacob daw ay mas marami ng 6 yung marbles kaysa kay Carlos. Okay, so pwede mo rin sabihin, ha? Carlos has 6 marbles, less than Jacob. So, ayun. Okay, connected silang dalawa. Okay, then fewer than and smaller than. Then, left. How many books are left? Mga ganun, ano? So, difference ang hinahanap. Then, we have remain or remains. Okay, so, difference din yun, ano? So, word in, ending in ER, examples, higher, longer, faster, heavier, larger, shorter, slower, farther. How much heavier is Jack's bag than Mark? So, ibig sabihin, hinahanap yung difference nila, ano? So, kung gano'n yung diferensya nung weight ng bag ni Jack kesa kay Mark, ano? And how much farther does Susan need to run? So, ibig sabihin, meron kang
initial distance, then merong natakbo si Susan na distance, you're going to get the difference between the two, ano? So yun yung sinasabi na distance that Susan need to run. Okay, so para malaman natin yun, we need to subtract. Then take away. So ibawas, ibig sabihin, if Elizabeth takes away two of Jaime's baseball cards, how many will he have? Okay, halimbawa si Elizabeth, meron siyang cards, ano? Ito yung cards ni Elizabeth. So kung kinuha daw ni Elizabeth yung, okay, so ito yung card ni Jaime, ano? Binawasan mo ng dalawa yung card ni Jaime. So ilan na lang yung matitira? So ito yung expression para doon, ano? How many will have? Okay. So now, so for multiplication, so pwede yung off, ano? Grandpa gave half off. Okay, half of his share to Johnny. Ibig sabihin, kung ito yung share ni Grandpa, so let the share be A, so you're going to multiply 1/2. Okay? So ito yung kalahati nung share ni Lolo, no? Then times, so ito, rektang-rekta na, no? Times, di ba? Then multiplied by product of, factor of, each, tapos, each pair of socks costs 50 pesos, meaning, so, for example, you have 6 socks. If each costs 50 pesos, okay, so what will be 6 pair cost? Okay, so we have 300, ano? 300 pesos. So, double, triple, quadruple, yan, madali lang yan. The population of rabbits tripled in 2 years. Twice, thrice, so ano, no? Pagka twice, then times 2. Pag thrice, times 3. Okay, then for division, we have per. So, the car gets 30 km per gallon, ano? How many gallons will it take to go 470 km? So, halimbawa, yung ating car, so, 30 km daw siya per gallon. So, 30 km per gallon. Then, how many gallons will it take to go 470 km? So, pwede natin ngayon gawin. Baliktarin natin to, we get this reciprocal, ano? Simple paraan. Or kaya naman, we divide this to 470 we divide 470 kilometers by our rate, ano? So 30 kilometers per gallon. So pwede yung ganyan, ano? So makukuha mo yung value ng gallon. So we have 470. So 470 divided by ano na nga yung ano na yun? Asan na tayo? Yun, division. Oh. Yun, 470 over 30, ano? So, we have 470 over 30. So, meaning we have 15.67 gallons, ano? So, we need 15.67 gallons in order to run 470 kilometers. So, ganun lang yun, ano? Equal, if the money was separated into equal shares, how much did each person get? Okay, ibig sabihin, nahatiin mo. Okay, equal shares. Then, ratio, no? If the student-to-teacher ratio was 27 to 1, how many teachers are there for 756 students? So, kung ratio natin ay 27 students, is to one teacher, students, tama ba spelling? Okay, 27 student is to one teacher. How many teachers are there for 756 students? So, ilan yung kailangan, ano? So, we divide this by 27, ano? So, 756. So, we have 756 divided by 27. So, we have 28 teachers. So, ganun lang, ano natin, ano? Pero, hindi pa yun yung pinaka-mismong word problem sinasabi. Pinapakita ko lang kung paano gamitin. Then, we have percent, division, okay? So, percent, this is a division by 100. Okay, ito mahalaga makita kasi gagamitin natin mamaya. Okay. So, halimbawa, what percent of the population was over 18? What percent of the population
was over 18. So, if we have a population of 1 over 18, so hanapin natin yung population na yan, ano? Paano natin kukunin, ano? So, we have, okay, so 1 over 18. So, we have, so 0.05, ano? Then, we multiply that by 100. So, that is equal to 5.55 or 56%. So, 5.56%. Okay. So, ganun, ano? Ganun pagkuha ng percent, ano? Okay, now, pagka naman sa equals, so, is, are, was, were, will be, gives, yield, sold, for, cost. So, ayun yung mga nag-denote ng equal, ano? Okay. So, some steps applicable to solve for to solve word problem. Read and analyze the word problem very carefully until the conditions are all clear. Determine the given and set what is to be found. Draw figures. Then, use formulas connecting the known quantities with unknown quantities. Represent the unknown quantities by a variable, let's say x, and try to represent all other unknown quantities in terms of x. Form and parang nung sa ano lang natin ano sa ating calculus ano, form an equation of the translated condition of the problem by relating the known and unknown quantities. Parang naurot. So solve for the unknown from the form equations, then we check the solutions with the condition of the problems, blah 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 blah. Dami pinagsasabi. Okay, basta maka, ang mahalaga lang naman dito yung verbal statement ay may convert mo into mathematical equation. So, kapag nakabuka na equation, o yan ay one variable, mas madaling isolve. Kung two variables, so you need two equations at least para masolve siya. Then, you eliminate, ano? The missing variables. Okay, so let's begin with age problems. So, hindi ito adulting problems, ha? Okay, let's have an example. Okay. So, 3 times the mother's age is 8 more than 8 times his son's age. 6 years ago, the sum of their ages was 42. How old is her son now? So, ang tinatanong, yung age ng kanyang anak ngayon in the present, ano? So, let X as the mother's age and Y as the son's age, ano? So, present age, yung dalawa na yan, ano? Let those ages present, ano? Now, ano yung mga hint natin? So, 3 times the mother's age is 8 more than 8 times his son's age. This is the description nung age nung dalawa, no? So, yung nanay tsaka nung anak in the present. So, 3 beses daw nung edad nung mother ay equal sa what is sabi, no? So, equal ibig sabihin niya is 8 more than. So, mas mataas ng 8 sa 8 times nung edad nung anak. So, edad nung anak sa present ay Y, di ba? So, 8 times daw, ano? Nung edad nung anak. Tapos, mas marami pa ng 8. So, ito yung ating nabuong equation. So, si-simplify lang natin. Lipat lang natin yung 8 sa kabila. So, we have 3X minus 8Y is equal to 8. So, that is our equation 1. Then, 6 years ago, ito pa isa nating hint. 6 years ago, okay, the sum of their ages was 42. So, tandaan natin, kapag binawasan mo ng edad yung isa, babawasan mo rin ng edad yung isa. Okay? Siyempre, pares lang ng time na ginagalawan yan. Kung mag 5 years in the future ka, so add ka ng 5 years sa magkabila. Alam nga namang isa lang tatanda or isa lang yung tumanda. Okay? So, kung edad ng ating nanay ay X, then, kung 6 years ago, so, X minus 6 ka. Di ba? Then, doon sa ating son, sa anak natin, so, edad niya ay Y, so, 6 years ago, Y minus 6 ka. So, ang sabi, yung sum daw ng dalawa ay 42. So, we have X minus 6 plus Y minus 6 is equal to 42. So, simplifying this equation, so we have x plus y is equal to, okay, negative 6 minus 6
we have negative 12. When we transpose to the right, so we have positive 12 here. So that will be equal to 54. So this one will be our equation 2. Ang tinatanong sa atin, isang edad lang, ano? How old is her her son now, ano? Ang tinatanong, edad lang nung anak. So ang edad nung anak ay y. Okay? So we're going to solve for y. So in order to solve for y, probura lang, ano? So using our two equations, equation 1 and 2, so ito, ano? Pansinin, ano? Ang kailangan lang natin eliminate yung x lang kasi hinahanap natin ay y. Diba? So, in order to solve for y, okay. So, we multiply. Okay. Medyo upbeat yung tugtugan, ano? Okay, so, we subtract equation 2. Then we multiply equation 2 to 3. Okay. We multiply equation 3 by 2. Then we subtract 2 equation 1. So equation 1 natin. Ay, ba't ba pumatong dun? Sabi, yung equation 1, ano? Equation 1. Then yung equation 2 i-multiply natin sa 3, then i-subtract natin, ano? So we have now, so this will be 3x, 3y, and this will become 162. Okay, now, subtraction tayo. So this one will be negative, so cancel. This one is also negative, so we have negative 11y is equal to 8 minus, minus 162, that will be equal to 154. We're going to divide both sides by negative 11. So we have y is equal to 14. So we have y is equal to 14 years old. So tandaan yung units, ha, mahalaga. Ayun ang sagot. Ganun lang. So kung halimbawa hinahanap din yung edad ng nanay, so substitute mo lang yung y in any of those two equations. Okay, so edad ng nanay, halimbawa hinahanap din, so 54 minus y, diba? From this equation. So we have x is equal to 54 minus 14, that will be equal to 40 years old. So these are the ages of the two people in the present. No? Age ni mother, age ni son. Okay, so another problem. Layla is 48 years old and her guard is 21. Parang si Layla de Lima to, tsaka si ano. Okay, si Layla daw ay 48 years old. Tapos yung guardian niya ngayon ay 21 years old. Ang tanong, how many years will be Layla be twice as old as her guard? So in the present, ano? Si Layla ay 48. Layla. And yung kanyang guard ay 21 years old. Ang tinatanong, ilang taon daw ang lilipas para yung edad ni Layla ay magiging doble ng edad ni Guardia. Okay, so ipakat natin, ano? So, let x be the years to be added, ano? Years to be added. So, ilang taon daw ililipas para yung edad ni Layla ay maging doble ng edad ni Guardia. So, ipakat natin, ano? Kung, syempre, kung tatanda ako, yung guardia ko tatanda rin. Depende dun sa taon na idadagdag. So, in the future, okay. So, future, ano? So, yung age ni Layla ngayon, in the future, magiging 48 plus X. Diba? Tama? Then, yung age ni guard is will be equal to 21 plus X. So, pares ka ng dadagdag. Hindi pwede nga yung isali tatanda or hindi sila equal ng itinanda. Okay, so ipat natin, ano? So, yung daw edad ni Layla, which is 48 plus X in the future, will be twice nung edad ni Guard, ano? In the future. So, we have 2 times 21 plus X. Okay?
So solving now, simplifying the equation, we have 48 plus x is equal to 2 times 21 is 42, then 2 times x is 2x. Solving for x, we have, okay, 2x minus x, lipat-lipat lang. So we have 2x minus x is equal to 48 minus 42. So we have x is equal to 6 years. Ibig sabihin, after 6 years, yung edad ni Leila ay magiging doble ng edad ni Guardia. So we have 21 plus 6. So this will be 54. This also will become 2 times 21. Okay, 21 plus 6 is 27. So yun yung magiging edad ni Guardia sa future. Diba? Then times 2, we have 54. Okay. So ganun lang, ano? So the sum of the ages, okay, another example, the sum of the ages of two sisters is 30. So let X be sister 1, S1, then Y is S2, ano, in the present. So these are present ages. Sister 1, then sister 2. In 9 years, okay, after 9 years daw, 1 is twice the other, okay? After 9 years, yung edad ni sister 1, halimbawa, no, sabihin natin si sister 1 yung mas matanda. Si sister 1 daw, yung magiging edad niya ay doble nung edad ni sister 2. Okay? So, ito yung present. So, present, yung sum daw nung edad nilang dalawa ay 30. Okay? Pag pinag-add mo. Then, after 9 years, okay. So, syempre, kung edad ni sister 1 ay x, so pag dinagdagan mo ng 9 years, x plus 9. Then, sister 2, after 9 years, that is y plus 9. So, yung edad daw ngayon ni sister 1, which is x plus 9 after 9 years, ay magiging doble ng edad ni sister 2 after 9 years. That is why we have 2 times y plus 9. Ano? So, solving the equation, we have, okay, x minus 2y is equal to 9. Ano? Paano nangyari yun? So, yung 2y natin, 2 times y, then nilipat lang. Then we have 2 times 9, we have 18. So 18 minus 9, kasi ito ililipat natin dito, we have positive 9. So we have equation 1, and this is equation 2. So tinatanong, find the present ages of the two sisters. We're going to find or solve for x and y. So kita natin sa equation 1, anong pwede nating alisin agad? Nang wala ng manipulation ng marami. So, pwede natin alisin agad yung ating x, ano? So, eliminate x by, okay, subtracting equation 1 with equation 2. Okay? So, we have equation 1 here, then equation 2. So, ibabawas lang natin. So, subtraction tayo. So, ang mangyayari, yung ating buong equation, mapalitan ng sign, di ba? X minus x, so cancel. So, negative-negative, magiging positive na to. So, we have y plus 2y, that will be equal to 3y. Then, 30 minus 9, that is 21. So, solving for y, we divide both sides by 3. So, y will be equal to 7. Okay, so 7 years old daw si 7 years old si sister 2. Ano? Now, we're going to solve for sister age of sister 1. Ano? So, pwede natin ipasok to or palit sa ibang equation. So, we use equation 1, ano? Using equation 1, so, x plus y is equal to 30. Then, x is equal to 30 minus y. So, x now is equal to 30 minus y is 7, ano? So, we have x is equal to 23. So, 23 years old. So, ganun lang kadali. Okay? So, now, let's have a word problems. Ano? Problema sa word. Okay, word problems is a word problem that determine how long a work will take for two or more people or how many people are needed in order to finish a job in a given time. So, let this piece or the rectangle as a one piece of work. So, isang buong work yan. So, kung halimbawa, ang isang tao, si Boy A, halimbawa, so, kaya niyang trumabaho ng ito yung kaya niyang gawing part ng work sa loob ng isang araw.
Okay, so one day, yan ang kaya niya, no? So we have, po ilang hati niyang gagawin? Okay, tingnan natin. So 1, 2, 3, 4, 5. So, kung ito yung magiging hati, you have, okay, 5 days. So, si boy A, he needs 5 days to finish the whole work. Anyway, yung ating rate of work, so we have 1 over time, ano? So, yung 1, yan yung, parang bastos ah. Si 1, yan yung amount of work na kaya mong gawin sa loob ng isang araw. So, that one is what? O kapag 1 ang nakalagay, ibig sabihin, isang buong work yung kaya mong gawin. Okay, sa loob ng isang araw. Then, time, that is the time needed for you or for a worker or, halimbawa, pipes ang problem natin, pipes, tungkol sa pipes. That is the time needed to complete a whole work. Okay? Ganun lang siya, no? Pwede rin naman ang mangyari sa atin. Meron tayong given na time. Halimbawa, ito yung rate ng isang tao. Rate ni A, ano? Tapos, ang hinahanap sa atin yung, for example, meron tayong time T. Okay, given yung time natin. And we're going to solve for amount of work that was done during a certain period of time. Pwede rin ganun, ano? So, to solve for x, we have x is equal to t or time all over the rate, ano? All over a, ano? Okay. So, ganun lang siya, ano? So, let's have an example. Okay. So, this involved different people doing work together at different rates. So, pwedeng magkakaiba sila ng bilis ng paggawa, ano? And pwede rin naman, this may be for two persons, more than two persons or pipes, ano, filling up a tank. So, pwedeng tungkol sa pipes, tungkol sa tanke, ano. So, this problem is a problem in ME, ano, ME board, April 1995. Okay. So, if A can do work in X days and B in Y days, how long will they finish the job working together? So, si A daw, kayang gumawa ng isang buong trabaho sa loob ng X days. And si B, kaya niyang gumawa ng isang buong trabaho sa loob ng Y days. Ngayon, kung magtatrabaho sila ng sabay, magtutulong sila, how long will they finish the job together? So, we have A plus B, or yung rate nilang dalawa, is equal to doing one whole job, how long, ano? Okay, so we have 1 over T. So, in order to solve this, okay, we substitute the rate of A, so rate ni worker A, so we have 1 over X plus rate ni worker B, so 1 over Y, then equal to 1 or 1 complete work over T, since we are looking for the time or the duration that will be needed in order to complete a 1 complete work. Okay, solving now, simplify muna natin tong equation. Yung ating left side, ano? So, we add the fraction. So, 1 over x and 1 over y. So, we have, okay. So, multiply lang natin yung denominator, di ba? Common na yan, ano? So, xy, then, xy divided by x is y plus xy divided by x ay y is equal to x. So, ito yung makukuha natin. Then, we equate it to 1 over t pa rin, ano? Then, if we're going to solve for t, so, ginagawa natin dati, ano, nagko-cross multiply pa tayo. Pero dito, since 1 lang naman ang iyong nasa taas, hindi mo na siya mamultiply, di ba? So, you can get the reciprocal of both sides. So, we have, okay, para pag sinabing reciprocal, babalik ka rin mo lang. So, magiging numerator na natin yung t and meron siyang over 1, di ba? So, pero understood na yan na t lang, ano? So, yung kabila, babalik ka rin mo lang. Then, xy now is the numerator. Then, we have x plus y. Same lang yan sa y plus x. Ano, huwag kabahan. Okay. So, the answer is, the time needed in order for the two workers to complete a one complete work, or to complete a one work, so, that is equal to xy all over x plus y days. Okay?
So, pwede pala yung ganang variable. Oo naman, pagka variable yung puro given sa variable, ibig sabihin, ipoforma mo lang yung equation. Pero kapag may value, you're going to solve for the value. Okay? So, isipin nyo yung ganyan yung problem, ano? Simpleng ganyan lang, magiging-engineer ka na. Okay, another problem. Nako, hindi ko na i-ano pala to. Okay. So, this problem is given in ECE board exam, April 1999. So, si Mike, si Louie, and si Joy can mow. O, big sabihin ng mow, ano ba to? Yung bubungkalin ba to? O dadamuhan? Basta. Can mow the lawn in 4, 6, and 7 hours respectively. How many hours can all of them mow the lawn together? Kung magtutulong-tulong sila, gano'ng katagal nilang aararuhin o bubungkalin yung isang buong lupa. So, let A as Mike, ano? Si Mike yan. And si B ay si Louie. At yung C, si Joy. Si Mike daw, kayang gumawa ng, pag mag-isa lang siya, ano? Na 4 hours lang. Then, si Louie naman, kaya na 6 hours. Then, si Joy, kaya ng 7 hours. So, lumalabas, ang pinakamabilis si Louie. Ah, si Mike, ano? Pero, wala dun yung ating usapan. Okay, ang hinahanap natin, kung magtutulong-tulong sila, gano'ng katagal? So, i-add lang natin yung rate nilang tatlo, then we quit it 1 over t, no? So, yung 1/4 plus 1/6 plus 1 over 7 equals 1 over t, since we are looking for time again. So, same lang din ang process, addition ng fraction, so ito yung makukuha natin. So, ganyan siya, no? So, we have kasi, diba kapag kami fraction tayo, 4 times 6 times 7, di ba? Then, we divide, okay, 4, 6, 7 divided by 4, we have 6 times 7. Plus, okay, 4, 6, 7 divided by 6, we have 4 times 7. Then, 4, 6, 7 divided by 7, we have 4 times 6. So, ganun lang pinanggalingan, ano? So, ngayon, since naka-fraction na siya, single fraction na lang, pwede na natin kunin yung reciprocal. So, binaliktad lang. So, ito yung denominator natin kanina, naging numerator na ngayon. So, we have, this is equal to, pindutin natin sa calc. So, we have 4 times 6 times 7 all over. So, we have 4, oh, you know, simplify lang, ano? 6 times 7 is 42, plus 4 times 7 is 28, plus 4 times 6 is 24. So, we have 84 over 47, or simply, decimal tayo, 1.79 hours. Okay? Baka may magtanong, sir, kailangan pa bang i-convert yung 79.79 into minutes? Depende sa choices. Kapag kayong, or yung sa tanong, kapag ka minutes yung hinahanap, you're going to convert the whole, ano, yung 1.79. Pero kapag ka naman, sabi ko nga yung pag-simplify, ay nagkakatalo lang, depende sa choices. Okay? Pero yung 1.79, okay na yan. Okay. So now, Mike, Louie, oh, follow-up question lang to, no? Mike, Louie, can enjoy, can mow the lawn, okay, 467 pa rin. What fraction of the yard can they mow in 1 hour if they work together? So, magkatrabaho pa rin sila ng sama-sama. Kaya lang ngayon, ang hinahanap na natin ay fraction ng yard na nagawa nila. So, halimbawa, di ba, kanina. So, kung isang yard, kung isang bakuran, kaya nilang i-mow. Okay. So, kung kaya nilang bungkalin yan sa loob ng 1.79 hours, kung magtatrabaho lang sila ng isang oras, okay, syempre, alam natin na less than 1 yard yung yung buong yarda, hindi na nila matatrabaho kasi para matapos ito, 1.79 lang, ano, di ba? Kung isang oras lang matatapos, itatrabaho mo, syempre, hindi mo makukompleto yan. Meron kang part ng yard na hindi mo magagawa. Ang tinatanong sa atin, di ba? Ang tinatanong, what fraction of the yard can they mow? So, ito yung tinatanong. Ito, no? Itong part na natrabaho nila. Within 1 hour. Okay? So, kanina, 1 over t tayo, di ba? So, ngayon, ang hahanapin na natin,
Okay, so magiging x over t na, no? So, meron tayong value dito, 1. Then, dito, ito yung missing value natin. Okay, so same pa rin. We have 1 over t is equal to 42. Dito tayo nanggaling, di ba? Now, this one will be equal to what? Papalitan na natin ng x yan, no? So, we have x. Then, yung t natin, yung pa rin. Kaso, palitan natin ng 1r. Kasi meron tayong given na time. Pero yung rate natin, same pa rin, ano? So, we have x over 1. Equals 42 plus 28 plus 24 all over 4 times 6 times 7. So, pindutin natin sa calcu. So, ito, understood. Mawala na yung 1 na yan. Diba? Pindutin lang natin sa mahabag yung calcu. So, we have 42 plus 28 plus 24 all over 4 times 6 times 7. Pero, ikaw, kung dundong ka sa isa, diba, sinolve natin kanina, dun galing sa isa. Sa naon ng problem. Baliktarin mo lang. Diba? Baliktarin mo lang yung nakuha mo sagot. Yun yung sagot dito. Diba? So, we have kanina 84 over 47. So, ngayon, you have 47 all over 84. So, yung sagot. So, we have 47 all over 84 of the yard. So, pwede ito. Fraction of the yard, ano? Pero, pwede rin. Yung sagot mo ay represented by a percentage. Okay. So, paano natin kunin yung percentage niya? So, we have 47 over 84 daw, no? So, we have 0.5595, ano? 5595, ano? So, round off na lang. So, we have to multiply this by 100. So, ganun yung pagkuha ng percentage. So, we have 55.95%. Okay, so we can write the answer. X is equal to 55.95% of the yard. So, yun yung natapos na trabaho. Okay, within 1 hour. So, kung napansin kasi, halos kalahati ng oras na kailangan para matapos yung isang buong trabaho. Okay? Now, a tank can be filled by pipe A in 3 hours and by pipe B in 6 hours. How long will it take if pipe A and B will be used together to fill an empty tank? Ano? So, ito yung mga pipe problem natin. Ano? Tungkol sa tank. So, si pipe A daw, kayang punuin yung isang buong tanke or a complete work, ano? Sa loob ng 3 oras. And si pipe B, sa loob ng 6 hours. Ngayon, kung bubuksan mo sila parehas, sabay nilang i-fill yung ating tank. So, we're going to add the rates. Okay, so how long will the two pipes needed to fill an empty tank? Ibig sabihin, empty, ano? So, ibig sabihin, kukumplituhin nila yung buong 1. Kasi kung halimbawa sinabing 90% full, ibig sabihin, 0.9 lang yung ating kailangan punuin. So, mababago to, ano? So, pwede yung mga ganong problem. So, pero sa problem na to, empty tank, ibig sabihin, isang buo yung pupunuan nila, no? So, we have 1/3 plus 1 over 6 is equal 1 over 2. So, we add the fraction. So, we have, so, paano pag in-add natin to? So, we have 6 times 3. Then, 6 times 3 divided by 3. So, we have 6 plus 3. Okay. Then, we get the reciprocal. So, we have 18 all over 6 plus 3. And 6 plus 3 is equal to 9. 18. So, we have 18 over 9. That is equal to 2 hours. So, yun lang, ano? Ganun lang kadali yung problem na to. So, ibig sabihin, pag binuksan mo yung dalawang pipe, dalawang oras ang kailangan para mapuno yung tanke. So, another problem, a tank is filled with an intake pipe in 2 hours. And emptied by an outlet pipe in 4 hours. If both pipes are opened, how long will it take to fill the empty? Ito medyo tricky yung problem na to. So, yung isang pipe natin, kaya niyang punuan yung isang kaya niyang punuin yung isang empty tank sa loob ng 2 oras. At yung isa naman, kaya niyang i-drain yung pipe na yung tank natin na puno sa loob ng 4 hours. So, outlet pipe, ano? Okay, emptied by an outlet pipe in 4 hours. So, paano natin i-ano sa equation yan? So, dapat ba add? So, pansinin natin, ano? Yung isa fill and yung isa naman emptied, ano?
magkakontra sila, no? Ibig sabihin, yung ginagawang work ni 5A, on, okay, tama ni 5A, ay binabawasan ni 5B. Okay, sa magkakontra. Bubuksan mo sila ng sabay, ano mangyayari? Merong pumapasok na tubig, tapos merong, okay. So, halimbawa, ito yung tangke mo, meron kang pumapasok na tubig, tapos meron ding lumalabas sa drain. Okay? Kung iisipin natin, kapag ka ang rate nito o yung dami ng tubig na pumapasok ay mas malaki kaysa, halimbawa, ito yung B natin, kaysa dito sa lumalabas, at some point, mapupuno ang iyong or mag-overflow ang iyong tangke. Diba? Pero kung ang mangyayari naman, mas mataas yung lumalabas kaysa kay pumapasok. So, ano mangyayari? Hindi mo mapupuno, ano? Kahit kailan, hindi mo mapupuno yung tangke. Okay? Ganun siya, ano? Mas mabilis maglabas kaysa magpasok. So, paano natin ngayon ipapasok sa equation niyan? So, we have 1 half minus 1 fourth is equal to 1 over T. So, nangyari kasi, so ito ay gumagawa ng work. Ito rin naman ay gumagawa ng work, kaya lang magkakontra sila. Kaya minus, ano? Ito nagdadagdag. Ito naman nagbabawas. Okay? So, kung bubuksan ng sabay, pansinin, ano? Mas mabilis magpuno kaysa magbawas. So, 1 half over 1 half, tapos 1 fourth. Ano? Mas mabilis yung rate ni 5A. So, meaning, may point in time na mapupuno ang iyong tangke. Okay, so we have 1 half minus 1 fourth. So, solve natin. So, we have, so 1, okay, 2 times 4. So, 2 times 4 divided by 2, that is 4 minus 2. Okay, equal to 1 half, 1 over T. Then we get the reciprocal. So, we have T is equal to 2 times 4 all over 4 minus 2. So, this will be equal to 8 over 2. So, simplifying, we have 4 hours. Kung bubuksan sila ng sabay, so you need 4 hours para mapuno. Okay? Okay, let's have now mixture problem. Ano? So, dito naman, so it involves mixtures, ano? Or compounds. Okay? So, halimbawa, meron ka mixture ng magandang mixture o alcohol, ano? So, ito yung alcohol. Mixture ng alcohol tsaka ng tubig. So, halimbawa, meron kang alcohol na 70% alcohol. Tapos, yung 30% na remaining ay tubig or H2O, ano, lagay natin. So, halimbawa, sa actual, di mo naman makikita yung hati nila, no? So, pero dito sa papel, pwede. Pwede mong isolve, ano? So, ito is 70% alcohol, tapos 30% tubig. So, kung halimbawa, meron kang 100 ounce, sabihin natin 100 ounce ng alcohol solution, okay. So, gaano karaming alcohol ang meron dito? So, 70% daw na alcohol. So, we multiply yung buong mass niya, no? Or volume. So, we have 0.7 times 100, ano? Ounce. In order to solve for the amount of alcohol. So, we have 70 ounce alcohol there. Then, for the water, so we multiply 0.3 to 100, so we have 30 ounce. All in all, we have 100 ounce pa rin. So, ganun yung pagkuha ng mass, ano, or amount ng substance or ng one of the mixtures, ano, kukunin mo isa sa mixture, ano, yung amount niya. Okay, multiply the percentage with the total amount or total mass or total volume. Okay? So, paano ngayon kung ang problema natin? So, this alcohol is to be added by pwedeng purong alcohol or pwedeng purong tubig. So, kung gusto ko halimbawa tumabang, ano idadagdag ko?
patatabangin ko yung concentration ng alcohol. So, kung dito kanina 7%, 70%, okay, burahin natin ito, no? Gusto kong patabangin. So, magdadagdag ako syempre ng tubig. Diba? Parang sa kape lang. Kapag masyadong matapang yung kape, dagdagan mo ng tubig, diba? So, dito dadagdagan ko ng tubig. H2O, purong tubig yung idadagdag mo. So, 100% water. Ang tanong ngayon, kung magdadagdag ka ng tubig, ilang percent? So, ilang, hindi ilang percent, gano'ng karaming tubig ang idadagdag mo para yung maging solution mo, okay, patatabangin mo, no? Yung magiging concentration ng alcohol mo ay, kanina 70, no? So, gawin nating, so, 50% na lang ngayon. Gusto ko maging 50% siya. So, 50% alcohol, then 50% tubig, ano, mangyayari. So, kung tubig, okay. Pwede mo isolve yan in terms of tubig or in terms of alcohol. Okay? So, omo tubig yung usapan, di tubig yung, isolve natin in terms of tubig, ano. So, ito ngayon yung solution mo, no? So, ito yung solution mo na 50% ano yung una niya, no? So, in terms of tubig, puro tubig ang usapan. Ito ngayon yung existing na solution mo. Ito siya, no? So, kunin natin yung percentage ng tubig dyan. So, ito ay 30% tubig daw. Then, siya ay 100 ohms. Dito natin ilagay 100 ohms. Okay? Ngayon, dadagdagan mo to ng purong tubig. So, 100% ka. Ngayon, di mo alam po ilan. So, yung nahanap mo, X. Okay, para ang kalabasan so 100%, ano? So para ang kalabasan daw ay 50%. Okay. Nantok na ako. Para lang kalabasan, so yung mixture mo ay 50%, ano? 50% tubig. So pwede yung ganito, ano, in terms of tubig. Pwede rin naman in terms of alcohol. So ilan ngayon yung total mass? Kung meron ka 100 dito, tapos x ito, so we have here 100 plus x. So, solving now, so multiply lang natin yung ating percentage sa ating total volume, bawat solution, ano? So, dito yung ating tubig, purong tubig, kaya 100% ka. So, kung purong tubig yan, 0% ng alcohol, tama? So, we have now 30% times 100, so we have 30 plus X, so 100% is equal to 1, di ba? Then we have 100 times 50% or 0.5, so we have 50. Plus, okay, 0.5 times X, we have 0.5. X. Okay, solving for X, we have X minus 0.5X is equal to 50 minus 30. So we have now 0.5X is equal to 20. So, dividing both sides by 0.5x. So, this will be equal to x is equal to 40. So, 40 ohms na purong tubig ang idadagdag mo para mapatabang mo yung alcohol. Okay, another solution, pwede rin namang sabay screen na yun. Pwede rin naman ang gawin mo usapang alcohol. Okay, pwede rin namang usapang alcohol. So, ito yung existing solution mo. Sabi, 70% alcohol ka daw. So, 100 ounce pa rin, ano? Then, magdadagdag ka daw ng tubig, di ba? Kaya lang, kung purong tubig yan, di ba, X tayo dyan, ano? Yun yung dadagdag natin, ano? Kung 100% na tubig yan, ilang percent ng alcohol? So, syempre, 0%. Purong tubig nga eh. So, 0% X. Then, here, syempre, total mass niya or total volume will be the same, 100 plus X pa rin. Tapos, ang kalalabasan daw ay 50% alcohol. Tingnan natin kung equal na 40 ang makukuha natin, ano? Ang sagot natin kanina, 40 daw, no? So, same pa rin naman, ano? Okay, so this one is 0%, so makakancel na yan, ha? Wala na siya, no?
So 100 times 0.7 would be equal to 70. It's equal to, okay, 50 times 100, we have 50, you know. 50 times 0.5, you know. Then plus 0.5x. Then we solve for x, so we have 0.5x is equal to 70 minus 50 is 20. So we divide both sides by 0.5. So we have x is equal to 40. So same, you know. Yung sinasabi ko na pwede mo siyang isolve. Kung solution siya, pwede mo siyang isolve in terms of tubig o kaya naman in terms of alcohol. Any of the two. Kailangan lang, listo ka, ano? Kung halimbawa naman, solution yung gagamitin mo, halimbawa, alcohol solution din, kung 30%, halimbawa, 60% tubig, then 40% alcohol, so kunin mo lang yung percentage. Halimbawa, kung in terms of tubig ka, kunin mo yung percentage ng tubig. 40 halimbawa or 60. Then yun yung gamitin mo. Okay? So, another example tayo. Okay. A goldsmith has a two alloys of gold. O, yung si Panday daw, meron siyang dalawang halo ng ginto. Okay? Yung kasi mga gold natin, hindi naman puro yan, ano? Kaya nga meron tayong karat na tinatawag, ano? Yun yung nagsasabi kung gaano yung concentration ng gold. The first being 70% pure and the second being 60% pure. How many ounces of 60% pure gold must be added or must be used to make 100 ounces of an alloy which will be 66% gold? So, meron tayo daw, okay, dalawang halo ng ginto, ano? Tapos, meron siyang kalalabasan na halo. Pagsasamahin natin, ano? So, itong halo ng ginto na to ay 70% pure daw. So, hindi natin alam kung gano'ng karami pa, no? Then, itong halo naman na to ay 60% pure. Okay? So, pagsasamahin daw natin dalawa, meron tayong gustong maging halo na kalabasan. So, ito ay 66% daw na pure na ginto. So, ang tanong sa atin, how many ounces of 60% pure? So, ito yung hinahanapan ng amount or ng volume or in units niya ay ounce, ano? So, ito yung gawin natin variable. So, yung amount nitong 60%. Then, ang gusto niyang kalabasan ay 100 ounce daw. So, ito yung 100 ounce, di ba? Hindi kalalabasan. So, 100 ounce na 66% pure. So, kung ito ay 100, ito ay x, ano to? So, this one will be equal to 100 minus x. Okay? So, halimbawa, ito yung gawin natin y, di ba? Ganito lang naman yan eh. So, y plus x is equal to 100. If we're going to solve for y, okay, y is equal now to 100 minus x. So, ganun lang kinuha yung amount na to, ano? So, now, we multiply the percentage to the amount. So, we have now 0.7 times 100 minus x plus 0.6 times x is equal to 0.66 times 100. So, we have, so, 0.7 times 100 is 70. Then, 0.7 times x is 0.7x plus 60 times x or 0.6 times x, that is equal to 0.6x. Then, 0.66 times 100 is 66, okay? So, ounce yan, ano? In terms of ounce. So, if we're going to solve for x, so we have 0.7, then 0.6, ano? We have negative 0.7, then plus 0.6. So, we have negative 0.1x is equal to 66 minus 70. So, this will be equal to negative 0.1x is equal to negative 4. We divide both sides by 0.1, or negative 0.1, we obtain x is equal to 40 ounces. So, yun yung kailangan, ano? Magdagdag ka ng 40 ounce na 60% pure para makakuha ka ng ganitong solution. Okay? So, another example. So, this problem is REE April 2011, ano? Board exam problem yan. How many liters of water must be added to 1 liter of 35% boric acid solution in order to produce 20% boric acid solution? Parang yung sinabi ko kanina nung una. Tinatabang natin yung concentration ng alcohol. So, ito ganun lang din, ano? So, ito yung ating existing na
solution, which is alcohol or boric acid solution, sabi 35% 35% daw na boric acid siya, no? So ito ay 1 liter. So dadagdagan daw natin ng tubig. So tubig, you know, H2O. Ang kalalabasan daw niyan ay solution na mayroong 20% boric acid. So tatabang siya, no? Nabawasan, ano? Ang tanong, kung boric acid to, o kung tubig, ano, kung usapang boric acid, 35% ang gagamitin natin and 20%. Then, ilang percent yung tubig? Kung purong tubig yung dadagdag natin, that is 0% or 100% tubig, ano? Kung puro, ano? 100% tubig yan. Pero kung isipin natin, kung puro yan, sabi ko nga kanina, 0% ang iyong boric acid. Okay? Pwede rin naman. Kung purong boric acid ka naman, 0% na tubig ang meron ka. Pero ang papagawa kasi sa atin, purong tubig ang idadagdag mo. So this is X, ano, kung ilan yan. So tama ba yung ating gagawin? So this one will be 1 liter plus X. So hindi, ano? Kasi, okay, kung usapang boric acid, kung in terms of boric acid tayo, at kung purong tubig to, ibig sabihin, 0% boric acid ka dyan, ano? So, ito ay in terms of boric acid. Boric acid. Ayan. So, in terms of boric acid ang magsosolve mo. Okay, purong tubig ang i-add, 0% na boric acid. So, pwede kayo mag-proceed. So, cancel mo na to kasi 0% naman yan na boric acid. Patatabangin mo lang. So, we have now 1 times 35. So, we have 0.35 equals, okay, so 0.2 times 1, that is 0.2. Plus, 0.2 times x, that is 0.2x. So, we solve for x. So, we have 0.2x is equal to 0.35 minus 0.2, that is 0.15. So, we divide both sides by 0.2. So, we have, okay, this is equal now to, okay, x is equal to 0.15 times 1. Okay, so 1.5. Ba't kuha ka pahirapin sa sarili ko? Naantok na ako. Okay, we divide both sides by 0.2. So, we have 0.15 over 0.2. So this is 0, okay, 0.75 yan, ano? So x mo is 0.75 ohms. Ah, sorry, so 0.75 liters. Okay, 0.75 liter. Okay, so pwede po rin isolve to in terms of boric acid. Okay, so pwede rin naman, sinolve natin in terms of tubig, ano? Okay, pakita natin screen tayo. So, tanda natin percentage 35 and 20. Okay. So, ito daw ay 35% boric, ano, di ba? 35% boric. So, 1 liter yan, ano? So, kung 35% boric siya, ilang percent, ano? In terms of H2O to, ano, tubig, ano? So, kung 35% boric, yan ay 65% tubig, ano? Plus, dadagdagan na natin ng purong tubig. So, x is equal to, so this is the tubig, H2O. So, 100% tubig ka dyan. So, ang kanilang mixture, pag pinagsama daw natin, so in terms of boric, 20% ano daw siya, no? Solution, 20% na boric. Therefore, yung kanyang percentage ng tubig ay 80%. Okay, so this one will be, what will be the amount? So, pag pinag-add natin 1 liter plus X, so we have 1 plus X. Okay, so ito yung solution para sa, in terms of water, ano? Okay, so 1 liter times 0.65, so we have 0.65 liters plus, okay, 100% is 1. Then, therefore, we have X times 1, 1. Then here, 1 times 0.8, so we have 0.8. Plus, okay, x times 0.8, we have 0.8x. Solving for x now, so we have x minus 0.8x is equal to 0.8
minus 0.65. So we have now 0.2x is equal to 0.15. Solving for x, we divide both sides by 0.2. So we have x is equal to 0.75 liter. Yun, same. So yun, no, nakita, pwedeng in terms of boric acid, pwedeng in terms of tubig. Okay, basta maglalaroin mo lang syempre yung percentage nila. Kung mamamali dyan. Okay, let's have another example. Okay, so this one is a RAE problem or binigay siya nung 1997 RAE board exam. So you have copper. Okay, how much copper and how much magnesium should be added to 200 pounds of an alloy? Okay, containing 20% copper and 40% magnesium to reduce or to produce an alloy containing 24% copper and 50% magnesium. So magdadagdag ka ng puro ano, na copper tapos puro magnesium in order to increase the concentration of copper and magnesium, no? So ito pwede mo solve na magkahiwalay in terms of copper tapos in terms of magnesium. Okay, so dito tayo sa copper. So, idadagdag natin purong copper kaso hindi natin alam kung gano'ng karami. So, let that be X, ano? So, 100% copper ka. Okay? So, idadagdag mo daw yan sa existing na solution na merong 20% na copper. 20% daw yung tanso dyan, ano? So, that 20% is from 200 pounds, ano? And 200 pounds daw, 20% copper. Ang gusto mong mangyari ngayon, magkaroon ka ng combination, okay, 200 plus X, combination ng dalawang mass, na merong 24% na copper. Okay? So, we have now, okay, so X is 100%, so we have X plus, okay, 200 pounds. Baka may magtanong, paano po yung sa ating magnesium? Magkahiwalay naman natin sinosolve. Okay lang yan, ano? So, we have 200 pounds times 20%. So, we have 0.2 times 200 is equal to 40. Then, equal to 200 times 24%. That is equal to 48. Then, plus 0.24x. Okay. Then, we solve for x, ano? So, we have 0.76x is equal to 48 minus 40 is 8. So we divide, wag ganun, untok na. So we have now 0.76 over 8, ah sorry, untok na ako. 8 over 0.76. So we have 10.53. Okay, we have 10.x is equal to 10.53 pounds, ano? We need 10.53 pounds of copper. Okay, then para naman sa magnesium. So, we have now, okay, purong magnesium ulit. I-add mo sa 200 pounds. 200 pounds na 50% magnesium, ano? So, ang kalalabasan daw ay, syempre, 200 plus Y. Okay, 200 plus Y, tapos 50% magnesium. 50%, ano? Ito pala ay 40. So, this one is 40. So, ganun lang din. So, 100% ang magnesium. So, we have Y plus 40% times 200. 40% on 200, that is 80. Then, this one, 50% on 200 is 100 plus 0.5. Okay? So, we have now Y plus 80. Okay. Solving for Y. So, we have 0.5Y. Transpose lang then equals to 20. Okay? So, dividing now both sides by 0.5. So, Y is equal to, okay, 200 over 5, that is equal to
4. 40. Okay. So, 40 pounds ng magnesium. Okay. So, yun yung sagot natin. So, yun yung idadagdag mo para makabuo ka ng ganong concentration. So, 24 and 50 percent. So, idadagdag 10.53 pounds ng magnesium, ay, ng calcium, then, copper, then 40 pounds ng magnesium. So, ito, last ano natin, geometric problem. A triangle has a parameter of 50. And if two sides of its sides, if two of its sides are equal, inantok na ako, and the third side is 5 more than the equal sides, what is the length of the third side? So, meron doon tayong triangle. So, yung dalawang sides daw ay equal. So, sabihin natin ito yung dalawang sides na x, ano? Sabihin natin x. X daw yan. Then, ito daw, yung third side mo ay mas mataas ng 5, ano? Kesa dun sa dalawang equal na side. So, kung perimeter mo daw ay 50, okay, ibig sabihin ng perimeter, yung sum ng tatlong sides. Kung sum na ang perimeter mo daw ay 50, what is the length of the third side? So, ito yung nahanap. So, we have now, okay, for the perimeter, sum daw ng tatlong side dyan. So, x plus x plus x plus 5. Okay? So, we're solving for the x plus 5. So, pwede ito, solve mo muna x. Okay, pero kung nasa iyo naman yan eh, pwede namang ibukod mo na to kasi ito na may third side, x plus 5. Mas okay, so we have x plus 5 is equal now to 50. Okay, so dito, you need to solve for x na talaga. Then, ibukod mo na lang sa huli, no? So we have now 50 is equal to x plus x, we have 3x. Plus 5. So, we transpose 5. So, we have 3x equals 50 minus 5. That is 45. Then, we divide both sides by 3. So, x is equal to 15. No? So, 15 ang length ng isang side. Kung hahanapin natin to, yung x plus 5, yung third side. So, third side will be equal to x plus 5. Di ba? So, x is equal to 15 plus 5. So, the third side will be equal to 20. Okay? Okay. Another example, a rectangle is 4 times as long as it is wide. If the length is increased by 4 inches and the width is decreased by 1 inch, the area will be 60 square inches. What were the dimensions of the original triangle? Okay. So, meron doon tayong rectangle. The original rectangle pala, triangle tuloy. Okay, meron tayong rectangle. So, yung the width natin, sabihin natin x, ano? At yung the width ay 4 times ng length. Ah, okay. Yung the length ay 4 times ng ating width. So, we have 4x for the length. Ngayon, ang sabi, kung dadagdagan daw natin ng 4 yung ating length, so, increase by 4 inches, increase 4 inches, then yung ating width ay babawas ng 1 inch, ang mangyayari daw, yung area daw magiging 60 square inches. 60 square inches. So, kung naalala natin, yung area ng rectangle ay length times width lang. Ano? So, area is equal now to length times width. So, ang length natin, 4x plus 4, di ba? 4x plus 4 times yung width na x minus 1. Then, yung area daw magiging 60. So, we have now 60 is equal to 4x plus 4 times x minus 1. So, 4x squared, negative 4x, plus 4x, then 4 times negative 1, we have negative 4. So, simplifying, cancel yung ating 4x. So, we have 60 plus 4 is equal to 4x squared. So, we divide, okay, so 64 over 4, that is equal to 16. So, we have 16 equals x squared. So, we get the square root of both sides. So, we have x is equal to positive or negative 4. Okay, so, di-disregard natin yung negative sign. So, hindi ka naman pwede magkaroon ng negative na length ng width, ano? Ano yan? Putang ka pa, ano? Okay. So, ang tinatanong, what were the dimensions of the original rectangle? So, ito yung tinatanong, ano? So, nasolve natin, x is equal to 4. So, ang width natin is equal to x.
So that is equal to 4 inches. Then for the length, so 4x daw tayo, so we have 4 times 4, length will be equal to 16 inches. So yun. Okay, ayos. So yun lang, ano, ito ay kasama sa ating quiz number 2. Yung ating quiz number 2 din, kasama siya sa exam. Check time, check tayo. 12 na pala. Okay. Yun lang.